Major Noel Manalo, Station Commander, Irawan Police Station. Magandang hapon po, Major Manalo, sir. Sir, magandang hapon po, sir. Okay, nadawit po yung pangalan niyo, Major, kaya nga po pinatawagan kayo. Sir, ayon po dito kay Leobert, sinaktan niyo po siya, pinagsasampan niyo siya ng tsinelas at sinapok pa sa may tenga. Bakit niyo po ginawa yon, Major, sir? Sir, walang katotohanan po yung mga sinasabi po ni Leobert, sir. Pero nandun po kayo nung time na kung saan, di umano, ayon sa kanya, nasabi mo hindi naman totoo, nandun po kayo yung pangyari nyo. Opo, kinakausap po namin, sir, regarding nga po dun sa pagkawala ni Jubilin. Station commander po kayo ng ano po? Ng anong station? Police station to, sir, Irawan po, Puerto Princesa City, sir. Irawan. Doon po ba nangyari yung krimen sa Irawan? Sa Barangay Santa Lourdes, sir. Area ko rin yan, sir. Pwede nga, nandun kayo. Pero sinasabi niyo, wala kayong ginawang pananakit. Yes, sir. So, ibig sabihin, nagsisinungaling po itong si Leobert. Yes, sir. Wala, hindi niyo po siya sinapok ng tsinelas. Hindi, sir. Saka magulo, sir, ang background ng buhay niyan, sir. Sir, ayon, sir, sa pag-iimbestiga namin, sir, may inirit din daw yan na pinsan niya din, sir, pero ang claim niya, sir, may relasyon din daw sila, sir. Kaya lang, sir, hindi na rin nagreklamo sa mga kamag-anak niya siguro, sir, sa kahiyan na rin mapapahiya yung pamilya nila, sir. At yun yung napinsan niya, sir, nabuntisan niya din, sir, yun. Totoo ba yung sinasabing meron daw ni rape na pinsan din ito dati, itong si Leobert, at hindi lang kayo napurso ng case? Sir, hindi po yan totoo. Alam din po yan ang, kung magkakandak po kayo ng survey doon sa Pulang Lupa, alam din po yan ang aming mga kapitbahay na si Leobert po at yung pinsa namin before ay nagkaroon po sila ng relasyon. Hindi po nila tinago yon, yung relasyon na yon, kaya nagkaroon po sila ng ano. Pero po, umamin po sa amin si Sir Leobert noon. Kinausap niya po kami buong pinsan. Talagang nag-confess siya, nagsisi po siya doon sa ginawa niya kasalanan. Kasi po parang hindi sila, yung pinsa na yun magkalayo po talaga. I mean, parang hindi talaga sila literally na magkadugo. Ganun po. Distant relative. Distant relative. Opo, sir. Okay, hindi so... Hindi po rape. Wala pong ganun, sir. Kahit magkandak po kayo ng survey sa buong... Pero walang rape na nangyari? Wala po, sir. Ayan, kamag-anak na mismo nagsabi, walang nangyaring rape. Although inaamin naman itong si Leobert at ng mga kamag-anak, distant relative, nagka-relasyon sila. Si Leobert saka yung isa pang, yung distant relative ni Leobert. Yes, sir. Yung nga po ang claim po ni Leobert, sir. May relasyon sila, sir. Kaya nga. Yung so, kanina kasi, sir, kanina medyo sabi mo, rape. At dinidinay po ng kamag-anak mismo na walang rape na nangyari. Although, nagka-relasyon siya doon sa kanyang distant relative. Yes, totoo. Nangyari. Pero there was no rape. Eh, kaso, dinugtungan mo eh. Ginatungan mo, sinabihan, nagsabi ka ng rape na hindi naman pala totoo. Yes, sir. Huwag kayong nagdudugtong ng mga istorya. Major, yes, dyan po nasisira yung pulis eh. Yung nagdadagdag kayo ng story, yung dagdag bawas, wag po, masisira po kayo dyan. Mawawala po yung credibility, Major, sir. I'm telling you. Yes, sir. Yes, sir. Next copy, time, Major, kung ano lang talaga yung totoo, yun ang pong sabihin nyo. Para copy, sir. Copy po. Okay, thank you. Mabalik tayo doon sa ginawa niyong pananakit sa kanya. Bakit po magagawa-gawa ng story itong si Leobert na isa po siyang maliit lamang na tao dyan sa puerto at kayo po'y makapangyarihan at matagal na kayong pulis dyan, kilala kayo, ma-influensya kayo. Why would he make up stories against somebody like you who's very powerful, Major, sir? Sir, hindi po namin yan sinaktan, sir. Totoo po yan. At hindi rin po ako makapangyarihan dito sa Puerto Princesa, sir. Simple lang din po akong mamamayan, sir. Sir, kung hindi kayo makapangyarihan, di... Hindi kayo maglalakas loob ng gagawa ng istorya na ang isang tao rapist samantalang hindi naman pala. Yan po isa ng isang power trip na tao, nagpa-power trip. Gagawa niya ng istorya yung isang tao. Just imagine kung ito po'y nasa korte na sasabihin nyo na ng rape yung tao kahit na hindi, edi kulong na agad to habang buhay pagkakakulong. Mapapahamak yung buhay ng isang tao sa isang salita. I-major ka pa man din. Dapat you should always be precise. Hindi ka magpapadalos-dalos. Dito pa lamang siya nagpadalos-dalos ka na. But anyway, nagsorry ka naman na. Alam mo, Leobert, para maging patas din tayo rito. Eto, may mga netizen na nagsabi, mahilig ka raw pumatol sa mga pinsan. Meron kang history, pumatol ka dun sa pinsan mo kahit na distant relative. And ngayon, itong pinsan mo naman, binibintang sa'yo na maaaring ikaw may kinalaman. So hindi mo rin masisisi itong ibang netizen na pinagbibintangan ka, na mahilig ka sa pinsan. Anong reaction mo dyan, Sir Leobert? Hindi ko...
Hindi ko po alam yun, sir. Kung mga ganyan na maparo daw sa pinsan ko. Yun lang po yung inamin ko rin po. Yung nangyari po sa amin. Malayo na rin po. Pero Leobert, nasabi mo kay ano yung isang pinsan mo na meron kayong pinapadukot sa inyo, tama? Wala po kong alam doon, sir. So ibig sabihin nagsisinungaling yung isang pinsan mo, si Jovert? Hindi ko po alam sa kanya, sir, pero wala po kong usapan na ganun, sir. Alam ko po, Major, na karapatan mo na i-deny kung ano man yung ipinaparatang sa iyo. Pero ito lang pong advice ko sa inyo para sa lahat po ito, mga pulis. Dapat po, Major, pag nasa custody niyo na yung suspect, wag na pong sinasaktan. Ito po ay para sa lahat ng mga pulis. Yes, sir. Wag na sinasaktan. Bilang pagrespeto nyo sa ating batas. Opo, sir. Opo. Diba? Kayo po mismo mga pulis nagsasabi, do not put the law into your own hands. So, hindi na po natin sinasaktan, hindi natin tinatakot, hindi natin dinuduro. Hayaan na po yung korte. Yes, sir. Sa kanya, kung ano may narapat gawin para sa kanyang parusa. Wag na po tayo nananakit. Tapos, sir. Okay? Sige po. Major, maraming salamat po, Major, sa time na binigyan nyo sa amin.